Kumusta mga sir? Ngayong araw, magko-convert tayo ng left-hand brake sa ating motor. So, dito naman sa motor guys, dahil naka-disc brake na itong likuran natin, hindi ko na kailangan palitan itong caliper saka itong disc. Tatanggalin ko na lang is itong brake hose, brake fluid tank, saka itong brake master. So, yan lang ang papalitan ko. So, yung ibang magko-convert ng left-hand brake sa kanilang mga motor, so, kailangan niyang bumili ng caliper saka nitong disc. Meron namang mabibili nito sa Shopee na mura. So, ito naman guys yung mga kailanganin para may convert sa left-hand brake yung motor natin. So, lahat ng ito ay nabili ko lang sa Shopee. Simulan natin dito sa brake master pump. Kakahalaga lang ng 490 pesos. So, dito sa brake master pump, kasama na itong banjo bolts saka yung 2 meter na brake hose. Sunod ay itong brake fluid. Socket connector, nagkakalaga ng 90 pesos. Electrical tape, 9 pesos. Automotive wire, gauge system, 5 pesos. Horn socket terminal, 2 pieces, 9 pesos. Shrinkable tube, 5 pesos. So, kapag ready na ang lahat ng kailangan natin, pwede na tayo mag-proceed sa conversion. So, ang una natin gagawin guys is tanggalin ko muna itong crossbar tapos itong left side mirror para ma-mount natin yung left hand brake master. Tapos, babaklasin ko itong fairings dito, ito, saka dito. Dito ko ipapagapang yung brake hose kasi 2 meters naman yun. Tapos, may socket dito para sa brake light. Gagamitin ko pa rin yun kaya bumili ako ng socket. Doon ko ikakabit yung wirings. So pagkatapos naman nun, i-drain ko na yung brake fluid dito sa ating lumang brake master pump. Tapos tatanggalin ko itong brake hose nito. Tapos kakabit natin yung 2 meter na brake hose. So let's go. Ayan guys, tanggal ko na yung fairings dito. Tapos yung lagyan ng side mirror dito saka sa left. So mamaya pwede natin ikabit yung brake master. Tapos dito naman, ayan. Itong socket na to. So tatanggalin ko na yung connection niyan dito sa brake light. Ito. Natin magagamit to. So ito na mga sir, natanggal ko na itong brake master pump saka brake hose. So ang natitira na lang dito sa atin itong caliper. Ayan. O yung banjo bolt dito is ito. Ito pa rin ang ikakabit ko kasi kulang ng isang banjo bolt yung nabili nating master pump. So ito, dito naman talaga to. Dito ko na lang ikakabit. So proceed na ako sa pagkabit ng brake master pump dun sa handlebar saka yung brake hose. So dito pala mga busing, may ginawa akong modification kasi masyadong haba yung brake master pump, tumatama siya dito sa parte dito. So ang ginawa ko, binuksan ko to tapos pinutol ko na yung lock, yung parang nagla-lock siya dito. Ayan, may butas. So may lock dito sa parting to, plastic, kasama nitong switch assembly. So yun yung nakalagay dyan para mailock itong switch assembly, hindi siya humikot. So tinanggal ko na yun kasi masikip. Okay naman siya, basta mahikit yung dalawang bolt dito sa ilalim. Yan, hindi naman siya umiikot. Yan. Ay, umiikot pa rin. Pero sige, hikitan ko pa ulit mamaya. So ayan na mga sir, ano, nakabit ko na yung nakabit na namin kasi nagpatulong na ako doon sa mga kapatid ko itong brake master saka itong hose. Yung brake hose nakakabit dito
Tapos umikot dito sa parting ito. Tapos umabas dito. Ayan siya. Tapos ayan, pinasok ko lang siya dito sa parte dito. Yung ito yung ano natin, mga wire ng motor. So kasama siya sa mga wire ng motor. Tapos yan, umabas dito. May airbox all the way sa ilalim. Tapos dito. Tapos dito na ang labas niya, guys. Dito sa may shock. Nakabit na sa caliper. So ang gagawin ko ngayon is itry kong i-bleed. Kasi mahaba yung hose. Tingnan natin kung malagyan ko lahat ng brake fluid. Oh, ang tagal nito. Day 2. So yan, good morning mga sir. Inabot na ako ng gabi. Kagabi dun sa pag-bleed dito sa left hand brake. Tapos na-bleed ko naman, okay naman siya. Kaso ayun nga, naapektuhan yung boses ko. So yan, napakita ko sa inyo. So, sobrang lakas, nalagatak sa pa. So yun guys, ang isusunod ko na ay yung wiring para gumana yung brake light dito sa left hand natin. So dito naman sa pag-wiring, itong socket na to ang gagamitin ko. Pwede naman dito sa may head, kaso yun nga, masusugat yung wire. So ito na lang, kasi di rin naman siya magagamit. Ito, 2-pin socket. So isa lang dito yung magagamit natin, itong female lang, kasi ito na yung male. Yan. Sock naman siya. Putulin ko lang siya dito sa parting to. Tapos kukonektahan ko ng wire hanggang dun. Tapos ito naman guys, itong dalawang horn terminal, dito natin siya ikakabit. So fit na fit yan guys. So lalagyan ko lang siya ng wire. Tapos ikakabit ko na dun sa 2-pin socket. So ito na guys, ito na yung wiring niya. String cover tube lang yung nilagay ko. Matibay naman yung pagkagawa ko. Tapos binabalutan ko na rin siya ng electrical tape. So ikakabit na natin to. Guys, so ito try na natin. Yes. So yan guys, ano, okay na. So umiilaw na siya. Konting ayos na lang dito. Siguro lalagyan ko ng cable tie para hindi siya magalaw. Tapos pagkatapos nun, ibabalik ko na yung mga bearings. Tapos i-road test na natin siya. So kanina medyo lumalagatak pa siya nung niikot ko lang yung gulong, tapos pinipinuhan ko bigla. So ngayon i-road test na natin siya para makita natin kung gaano kalakas yung freno. Dirty.
40. 50. Wapya. Okay guys. So final test, 60 kilometers per hour. 20. 50. 40. 60. Isa pa, 60. Reno. Okay. Oof. So yun guys, kanina, kung napansin ninyo, medyo nakaalalay ako dito sa kanan kasi hindi pa ako sanay ng kaliwa lang. So, ayun lang guys. Ano lang naman kadali ang pag-convert ng left hand brake dito sa motor natin. Kung nagustuhan niyo itong video na to at you find it useful, please leave a like and share. At kung bago ka palang napadpad dito sa aking channel, huwag kalimutang mag-subscribe. Meron din pala tayong Facebook page, pwede niyo siyang bisitahin. Sir Pau Vlogs, andyan. So, hanggang dito na lang po yung video. So, huwag po natin kalimutan na ride safe. Always spread the peace, love, and respect sa ating mga kapwa riders. Ito po ulit si Sir Pau Vlogs. Paalam!